Magandang 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 umaga po sa inyong lahat, mga kahabi. Dito po tayo sa Flowerhorn Breeding. So ito po mga kahabi, mga ka-flowerhorn dyan, sa lahat ng nanood sa ating video. Ito po yung pinapapakita ko na pag-breeding ng flowerhorn fish. Ito po yung mga technique o style o sistema na kung paano magbibreed ng flowerhorn na hindi sila masusugatan, masasaktan sa bawat isa nila. So ito po yung style na naisip ko na pamaraan na successful breeding, na hindi mo na kailangan yung putulan yung muso ng female mo dahil super aggressive ng female mo. Yan po yung mga kadalasan ginagawa sa female na mga aggressive para lang ma-breeding sila. Pero mas maganda yung breeding na silang dalawa ay nagsasama. Mas maganda yun kasi pwede mo na silang iwanan at saka balikan mo lang. Pero sa ganitong mga sistema na breeding na ginagawa ko ay kailangan mo talagang abangan sila. Kailangan mo talagang andun ka. So ito lang po yung breeding na po, ito ay tamang-tama lang po at timing lang po na nandito ako at saka bakante ako sa araw na ito. At saka ito ay ano naman po, gabi. Kaya at timingan ko po talaga na nandito ako sa bahay. So ito po nag-start na po, nag-liig yung ano, female natin. So napansin nyo kanina inirog ko o pinapapunta ko yung tiles natin doon sa mill kasi may kunting itlog na yan sa female. Ito yung female natin ay isa po itong pure Baija, hybrid Baija. At saka yung male natin ay is Kampa, pure na Kampa din. So itong breed na ito ay experiment breed ko, kupo lang ito sila. So ito yung nasipan ko na style sa breeding na tuloy-tuloy yung pag-breeding nila. Kung gusto mong madaling magliig, ito yung style na mas maganda. Kasi sa process na po ito, sa pag-breeding na po ito, dapat po bali ito naka-divider sila at saka itry mo yan silang pagsamahin sa hindi pa mataas yung tube ng female, hindi pa nagliig, kung ano ba sila, compatible ba sila, kung maganda ba. Pero sa proseso ng ganyan, normal talaga na mag-aaway sila. Bihira lang yung hindi mag-aaway kasi mag-attempt talaga yan na mag-aaway. So kung yung female mo ay mataas na yung tube at saka nag-attempt silang mag-aaway, masisira yung mood ng female. Babalik yan na hindi tumataas yung tube na babalik kasi nasira yung mood niya eh. Puriki lang kung pag-isama mo, compatible sila, tuloy-tuloy yung tube na magda-drop. So yan niya ay mas mabilis, mas madali silang mag-itlog. So ito yung naisipan ko kasi sa iba kong mga breeding, super aggressive yung female ko at saka yun din yung laki. Kaya ito yung style ko para tuloy-tuloy kasi pag ito, ready na yung mag-liig yung female at saka i-attempt kong i-open tong male, sigurado talaga yung mag-aaway yan sila at saka ma-distract na yung female, hindi na yun mag-liig na maganda. Minsan i-shower na lang yung egg niya sa taas at saka ano, wala talaga, hindi ma-form kasi first timer din itong female natin. At saka itong male, first timer din, matanda naman pero first timer po din niya. Pero itong breed na po ito ay success po talaga to. So nabigay ko itong idea kasi maganda yung kalabasan sa ganitong sistema.
Pag ganitong sistema na pag breeding ng both female and male, maganda yung ano nila, wala silang pag-aaway sa isa-isa, walang masaktan. At saka sa female, hindi mo na kailangan putulin yung muso. At saka yung mood nila, hindi na maano. Tuloy-tuloy lang yung mood ng female. Pag lumalabas na yung tube, talagang tuloy-tuloy na yan, mag-lead egg. Hindi na natin ina-attempt na magsasama sila kasi yan ay yung makasira sa breeding. Yung pag yung female nakatry ng magkagat ng male, yan ay yung nasa isip sa female, maging aggressive na siya at saka hindi na siya makapokus, mag-lead egg pa siya. Yung nasa isip na yung away na ba, yung ganun. So, madistract. So, ito, para tuloy-tuloy, walang distract. So, successful yung pag-lead egg ng female. So, yun o. Diyan sa kabila, nag-lead egg yung female. At dun din sa kabila yung male. Bali, hinati ko. So, baliktarin natin yung tiles. Mas yun yung discarded dyan. Pero itong aquarium natin maliit, pag ibaliktarin ko, hindi kumabaliktad kasi masikip. So mabaliktad ko siya, kukunin ko talaga siya at saka baliktarin. Hindi kumabaliktad siya sa ito yung may stick akong pang sungkit para mahila ko at saka mapaikot ko sana para baliktarin ko yung sa side sa female naman na egg. Ipunta ko naman sa male. Ganon sana pero hindi masikip yung tank natin. So, ang ginagawa ko dyan, kukunin ko yung tiles at saka baliktarin ko gamit sa kamay ko. Kasi hindi natin makayang baliktarin sa stick lamang po na natin. So, ito po yung sistema natin dito. Baliktarin natin yung sa side sa female na bagong may egg. Doon na naman natin yan ilagay sa male para ma-sprayhan ng male ng sperm. So yung galing sa male, pag mapunta sa female, dadagdagan na naman sa female yung egg kasi yung female natin continue pa siyang nag-laid egg. So sa sistema nito, yung iba may patatapusin nila yung female mag-itlog at saka sa lahat na sa mil na sa lahat. Pero itong proseso natin by 10 minutes or 15 minutes binabaliktad natin para so okay naman itong mga isda natin, hindi naman sila masyadong aggressive na distract sa pag natin. Okay naman o bumabalik naman sila sa smooth na smooth lang yung nila bawat isa, wala silang nasisira na mood kasi pag inoopen natin yan sibling mag yan kasi aggressive din yung male at saka female. Ganyan lang din ganyan lang yung mood nila. Kumaganda lang kasi hindi na distract sila. Hindi nagkasukatan na mag-aaway. So maganda yung male. Pumapahid naman siya sa tiles. Maganda yung niya. So sa ganitong sistema, maganda to sa sistema na breeding na hindi mo na kailangan ikat yung muso ng female. At saka yung male mo, kung maganda man yung cook, hindi na siya masugatan kung pwede mo siyang ipang-shoe. So magandang tips ito sa breeding na ganito. Pero kailangan po talaga ito na andyan ka, nakamonitor ka nito. Pero kung wala ka, busy ka sa trabaho, kailangan mo talagang i-attempt yung ipagsama sila. Pero sa ganun, matagalan ka talaga dyan pag boot sa kanilang dalawa, mga aggressive sila, hirap talaga yan kasi imbis na bumababa na yung tube, masira pa yung mood nila, bumabalik din sa pag mag-aaway na sila. So sa breeding po ay swerte-swerte lang po, kung compatible sila, maganda. Kasi pag hindi compatible, hindi talaga yan. So ito yung sistema na pwede niyong gawin ito kung sinong nakapanood nitong style. Marami namang gumagawa dito, hindi naman ako ang nakakuha nito, pero ibahagi ko lang sa inyo yung ganitong diskarte.
So sa itong breeding na po ito, pag-usapan natin sa pairing nila. Ito muna. Inaano ko naman. Binibigay ko sa female yung tiles. Para yung tiles, gusto ko kasing patapusin muna yung female kasi okay naman na naman nila na nakapahid naman yung male. At saka gusto ko nang ibigay sa female yung buong tiles para tapusin niya talaga yung pag-laid egg niya. Para pagkatapos ng female, doon ko naman ibigay sa male yung buong tiles para tuloy-tuloy na. So ganito lang po yung style sa discarding ito para magtuloy-tuloy. So yan na, binabalik ko na sa male. At saka inoobserbahan ko kung nag-laid egg pa ba yung female, may ibubuga pa ba siyang yung itlog. So bawat pagpahid niya, tinitigan ko ba kung may lalabas bang egg. Kasi pag wala na, ibigay ko na lahat yung buong tile sa male. So ito, pag-usapan natin itong tandem na po na ito. Ay kung tingnan niyo po na ito, ay pangit po talagang tandem na ito. So di ba, yung baidza yung female, saka kampa yung male, hindi pa masyado malaki yung cock. Okay naman sa pearl yung male, okay sa pearl, sa kulay, sa mark, okay naman siya. Sa body shape niya, maganda yung body shape niya, kampa na kampa talaga. Sa cock lang talaga, pero ang akin ay try lang po. So ang kalalabasan po nito ay maging F1 po talaga. Pero sa ganito, sa ito man lang yung material ko na meron ako, so okay din ako sa tandem na ito kasi yung kalabasan nito F1 na, maganda talagang F1 na, pure talaga yung mga body shape na kasi yung male reptile na reptile talaga, pure kampa. So maganda talaga yung kalabasan nito for materials purpose only yung kalabasan nito, pero pag issue mo, pangit talaga pag ganitong tandem. So for the purpose, material purpose lang po, maganda po ito. Pero sa ganito, parang continue pang nag-leadig yung female. So ganun pa yung process, hindi ko pa binigay buo sa male yung log. So ito na, nakita nyo, dalawa ng tiles. Bakit ito naging dalawa? Ay tapos na, natested ko na hindi na talaga nag-laid egg yung female. Kasi nilagyan ko lang siya ng tiles sa kanya yung female para hindi siya ma-OP na wala na siyang pagpapahiran, kasi mag-ano-ano din yung female, magpahid din yan kasi kahit na wala na siyang egg. At saka hindi ko tinatanggal din yung female para ganadong-ganado din yung male magpahid sa At saka tinitingnan ko din yung female kung may ibubuga pa isang egg sa bawat pahid niya, pero wala na talaga. So yan yung sistema o yung female. Diyan na ito na yung time na pinaka-importante na isusulit na ng male yung pagpapahid ng sperm. So ito yung mas pinakamatagal na oras. Kung nakita niyo ang male na maganda sa magpahid, hindi kainin yung egg, so patagalin niyo, kahit 5 oras ba yan o pwedeng abutan pa ng umaga siya magbantay ng itlog para maging successful talaga po yung breeding natin. So ito, okay naman sa yung male natin, smooth na smooth. So nakita natin sa dalawa na walang aggressive sila sa pag maging mag-away sila. So smooth na smooth sila. So okay naman po din itong ganitong style sa sistema. Napakaganda yung
napaka-smooth yung sistema ng breeding na ito. So ito guys, magandang sistema sa style ng pagbe-breeding ng flower horn. Walang magkasaktan sa bawat isa. Hindi masasira kung gusto mong hindi masaktan. Ganito yung sistema na ano gagamitin nyo sa breeding nyo ng flower horn. Wala nang katkat sa muso. Hindi na masasira yung muso ng female nyo kahit ano ka aggressive pa yan. Kailangan mo lang ditong tutukan sila na pag malapit ng mag-lead egg, andyan ka talaga. Kung wala ka, ay meron ka talagang ano, pag-utusan, asawa mo man, anak mo man, na turuan mo talaga. Pag ganitong sistema, style sa breeding, turuan mo talaga. Kasi imomonitor mo ito eh. Babaliktarin mo pa yung tiles. Okay naman po yun, itong isda natin kahit andyan tayo, galawin natin sila sa loob ng tank. Okay naman sila, pabalik namang mag-ano sila, mag-breeding. So guys, ito po yung technique ko na ma-share ko sa inyo na magandang technique ng breeding ng flower horn para sa breeding na hindi masugatan yung flower horn natin. So ito lang po guys. Salamat po sa buong nagtanaw sa ating video.